3, 4. Sound check.
Thank you.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pinagpalang araw na ito sa minamahal nating bayan ng Bukawi, idaraos natin ang banal na misa na kung saan ating masasaksihan ang rito ng pagtatalaga sa bagong kura paroko ng parokya ni San Martin ng Tours at Pangdiosesanong Dambana ng mahal na poong Cruz sa Wawa na si Reverendo Padre Mario Jose C. Ladra. Bago natin matunghayan ang napakahalagang pagdiriwang na ito, ating gaganapin ang malugod na pagtanggap ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Bukawi sa bagong hirang na kura paroko. Magsitayo po ang lahat at sama-sama nating pasalubungan ng masigabong palakpakan ang minamahal na alkalde ng Bayan ng Bukawi, ang iginagalang hirang na kura paroko ng San Martin ng Tours, Reverendo Padre Mario Jose C. Ladra. Muli po, pasalubungan natin ang masigabong palakpakan si Mayor J.J. Santiago at Reverendo Padre Mario Jose Ladra. Manatili po tayo nakatayo para sa pambungad na panalangin na pangungunahan ni Sister Cora Orito. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan, Ama, pinupuri ka namin at buong pusong pinasasalamatan sa biyaya ng buhay at panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Nag-uumapaw ang aming mga puso sa kagalakan sa pagtatalaga mo ng iyong lingkod pari na si Father Mar upang maging bagong ama at pastol ng iyong ubasan ang aming parokya ng San Martin ng Tours. Hinihiling po namin isugo mo ang iyong banal na espiritu upang protektahan, gabayan at kalingain kaming mga lingkod mo, lalong-lalo na sina Father Mar, Father Prince, ang PPC at ang buong sangguniang bayan ng Bukawi upang aming malampasan ang lahat ng pagsubok sa pagtupad ng maayos at payapa sa aming mga tungkulin. Patawarin mo po kami sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa. Lubos po kaming umaasa na hindi mo kami kailanman pababayaan. Nawa, Panginoon, ay palagian mong ipadama sa amin ang iyong pangunawa, paggabay at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay samo at dalangin namin sa iyo, dakilang Ama. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Thank you.
Maaari na po tayong magsiupo at pakinggan ang pag-abot ng malugod na pagtanggap mula sa ating punong bayan, Mayor JJS Santiago. Maraming salamat, Ron. Sa inyo pong lahat, isa pong mapagpala at magandang umaga sa bawat isa. To Father Mario Jose Lada, sa ngalan po ng pamalang bayan ng Bukawi, bilang punong bayan, malugod ko po kayong wine-welcome sa bayan ng Bukawi. Palakpakan po natin si Father Mar. At isa pong malaking karangalan na bilang isang Katolikong mayor po, sa akin po natapat na ako po ang mag-aabot ng susi po ng ating simbahan. At sa lahat po ng mamamayan ng bayan ng Bukawi, si Father Mar po ang tinadhana, ang ibinigay po ng Panginoon Diyos sa atin bilang mamuno po sa ating parokya. Ibigay po natin ang pakikiisa at ibigay po natin lalong-lalo na po ang respeto. Maraming salamat po at magandang umaga po. Maraming salamat po. Ngayon po ay pakinggan natin ang maikling pagbati mula sa bagong hirang na kura paroko, Reverendo Padre Mario Jose C. Ladra. Maraming salamat po, mahal naming alkalde ng bayan, Mayor Santiago, sa inyo pong malugod na pagtanggap sa akin bilang hinirang na bagong kura paroko ng bayan. Ng bayan ito ng Bukawi. Thank you everybody. Anyway, mamaya po, ibibigay ko po muli ang mensahe ng pagmamahal mula sa Panginoon Diyos. Makakaasa po kayo, mahal naming alkalde ng bayan, na ang simbahang ito, ang parokyang ito, ay makikiisa sa lahat ng inyong mithiin, lahat ng inyong pong magagandang gawain dito po sa bayan ng Bukawi para po sa ikauunlad ng bayang ito, lalo tigit para sa kapakanan ng mga taong mahihirap, ng mga may sakit, at ng mga nasalaylayan ng ating lipunan. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat sa lahat ng mga naririto. Higit sa lahat kay Monsignor Albert Santiago at kay Father Prince at sa SPPC, PPC, sa pamuno rin po ni Doktora. Maraming salamat and God bless everybody. Tayo pong ngayong umagang ito ay tunay na pagpapalain ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Father. Binubuo ang bayan ng Bukawi ng 19 na barangay. At ang 11 sa mga ito ay nasa pangangalaga ng parokya ni San Martin ng Tours. Gayon din naman, ang parokya ng Santo Cristo sa barangay ng Lulumboy at ang parokya ni San Pedro Alcantara sa barangay ng Taal ay mga parokya na nagmula sa San Martin ng Tours. Kaya bilang formal na pagtanggap, ay masasaksihan natin ang pag-aabot ng susi ng bayan ng Bukawi sa bagong kura paroko sa gisag ng kanyang pangangalagang pastoral sa mga mananampalataya sa bayan ng Bukawi. Gagampanan ito ng ating butihing punong bayan, Mayor JJS Santiago. Pasalubuan po natin ang masigabong palakpakan ang pagtanggap ng susi ng bayan ng Bukawi. Dito po nagtatapos ang maikling palatuntunan na kung saan ating natunghayan ang malugod na pagtanggap ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Bukawi sa bagong hirang na kura paroko. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng banal na misa. Maraming salamat po at muli isang magandang araw sa inyong lahat. Sa ika-anim na linggo
sa karaniwang panahon. Nahabag si Jesus at hinipo ang ketongin. Ang pagkapagaling ni Jesus ay tumatawag sa ating Pilipinong Katoliko tungo sa pagbabahagi ng ating pagiging alagad niya sa gawang bunsod ng pananampalataya. Sa ating liturya, sa darating na Miyerkules ay simula na ng Kwaresma, ang Miyerkules ng Abo. Ipinapaalala po sa lahat na ito ay araw ng ayuno para sa may gulang 18-59 at abstinensya sa araw ng nasabi at sa lahat ng Biyernes sa may gulang na 14-60. Simula rin ito ng alay kapwa at araw ng fast feed program ng pondo ng Pinoy. Itinuturo sa atin ng simbahan na si Jesus ay hindi isang karaniwang tagagawa ng kababalaghan na lumilikha ng malalaking palabas upang mahikayat ang mga tagasunod. Sa halip, gumaganap siya sa isang misteryo ng pagpapagaling na siyang patuloy na tumatawag sa atin tungo sa personal na pananampalataya at pagiging alagad. Isama po natin sa ating banal na pagdiriwang ang handog pasasalamat ng mga sumusunod. Officers, management staff, and members of Bayanihan St. John Multipurpose Cooperative, St. John Academy of Bayanihan, Pavilion de Bayanihan, Tenco Family, Mr. and Mrs. Ariel and Imelda Agamao and Family, Aijin Marie and Anne Marie G. De Jesus, Gloria y Lazaro and Family, Imelda Principe and Family, De La Cruz Family, Soliman Enriquez Family, Agustin and Santos Family, Cyrus Joseph Andre, Jerome Ranao, at Dolores Biong. Para naman po sa natatang intensyon ni Leodines Ladines, Ces Amistoso and Family, Macaria Agustin and Family, Emeline Joaquin, Cristeta Serrano, Priscilla Salonga, Ed Recto, Rogelio Salazar Jr., Rosalinda Hortaleza and Family, Corazon Ong and Family, Calata Family, Flor Busmente, Janet Pascual and Family, Pining Zeni Santiago, Kapulong Guadalupe Family, Cecilia Payumo, Olympia Rivera, Christina Bon, Cecilia Bundok, Teresita Quintana, Demetrio Bundok, Christian Quintana, Agustin and Santos and Family, at Harold Lumungsod. Para naman po sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Manuela Reyes. Para po sa kapayapaan ng mga kaluluwa, nina Bishop Jose Oliveros, Silvestre, Pasita, Macaria, Manolito, at Rosita Santos, Jose Ong, Rebecca Salazar, Rafael Matilde, Romeo, and Gloria Salonga, Maria Teresa Ortega, Genaro at Gilda Lazaro, Magno and Concordia Yulo, Nemencio Principe, Anacleto Jr., Susana and Jojo San Gabriel, Alicia Agustin, Noraida Cruz, Sixto at Simeona Capulong, Victoriano at Elena Guadalupe, Teresita Cayetano, Marivis Domingo, Jericho Sanchez, Aiza Sanchez, Inocencia del Rosario, Lucila Mendoza, Severino Bautista, Manuel Andres Sr., Lilia Lorana, Desideria Awid, Valentina Gobalia, Alfredo Flores, Josefa Teodor, and Maximo, at Manuel Taksay Sr., at lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakaalala.
Tayo po'y magsitayo. Thank you.
Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, dahil batid ng lubhang kagalang-galang, Dennis C. Villarojo Didi, ang inyong pangangailangang pastoral at nagtitiwala sa kakayahang maging mapanagutang pastol ni Reverendo Padre Mario Jose Ladra, nais niyang ipahatid sa inyo sa kaniyang pangalan ang paghirang kay Reverendo Padre Mario Jose C. Ladra bilang bagong pastol ng parokya ni San Martin ng Tours. Tanda ng kaniyang pagmamalasakit sa inyong kapakanan na napapaloob sa ipapahayag na kalatas ng paghirang. Magsiyo po ang lahat. Diocese of Malolos, Diocesan Pastoral Center, Malolos City, Bulacan, Philippines. January 4, 2021, Reverend Father Mario Jose C. Ladra, Parish Priest, Diocesan Shrine and Parish of San Isidro, Labrador, Pulilan, Bulacan. Reverend and dear Father Ladra, Peace of Christ. By virtue of this letter, I appoint you, Reverend Father Mario Jose C. Ladra, as Parish Priest of St. Martin of Tours Parish in Bocaue, Bulacan, with all the faculties, duties, functions, rights, and privileges attached to this ecclesiastical office, according to the Code of Canon Law, legitimate customs, and approved policies of the diocese. Your main functions, to be carried out in corresponsibility with and under the bishop, are to form the parish into a Christian community and to be the leader of that community by administering all the sacraments of the church and by rendering your service to all committed to your care for their integral human and spiritual development according to the vision of the church. As part of our ongoing diocesan systematization, you are also to implement the new accounting system of the diocese and maintain the canonical books and detailed record of the mass intentions. In carrying out your ministry, in addition to the daily celebration of the Eucharistic sacrifice, you are to pray the Liturgy of the Hours, an obligation you have freely undertook. Sub grave, you should be careful to promote an authentic and conscious participation of the laity in the sacred liturgy. You are called to be a patient builder of communion between the parish and the local church and the universal church. You should be a model of adherence to the perennial magisterium of the church and to its discipline. You should represent and are obliged to collaborate with the bishop and other priests in as much as the parochial community is pars diocesi. In close communion with the bishop and the faithful, you should avoid introducing into your pastoral ministry all forms of authoritarianism and forms of democratic administration which are alien to the profound reality of the ministry. You are to serve as cura pastoralis or cura animarum, principally expressed in preaching the Word of God, administering the sacraments, and in the pastoral government of the community. And you are particularly bound zealously to promote and sustain and follow vocation to the priesthood, passim. The priest, pastor, and leader of the community, instruction from the congregation of the clergy,
August 4, 2002. This appointment takes effect upon your installation that should take place between February 1 to 16, 2021, year of Saint Joseph, in a ceremony to be presided over by either the Vicar General, Episcopal Vicar or Vicar Foreign, and is valid until June 2027 or unless I revoke it. With my pastoral esteem and blessing, sincerely yours in Christ, Dennis C. Villarrojo, D.D., Bishop of Malolos, attested by Reverend Father Senon Dennis G. Santos, Chancellor. Manatili pong nakupo ang lahat habang inaaniya naman pong magsitayo ang mga miyembro ng saguniang pastoral ng ating parokya. Padre Mario Jose, narito ang saguniang pastoral ng parokya ni San Martin ng Tours. Sila ang tinig at kinatawan ng iyong kawan. Aagapay at magpapayo sa iyo habang naglilingkod sa parokyang ito. Lagi ka nawang maging matalas ang pakiramdam sa pagtugon sa pangangailangan ng iyong nasasakupan. Mga kaibigan, pinangangako kong makikipag-ugnayan sa inyo upang hingin ang inyong tulong, paggabay at payo ukol sa aking pangangasiwang espiritual at temporal sa ating parokya. Tulungan nawa tayo ng Diyos sa ating mga hangarin at gawain. Minamahal kong Reverendo Padre Jose C. Ladra, sa ngalan ng ating Obispo Dennis Villarrojo D.D., tanggapin mo ang susing ito, tanda ng kaniyang pagtitiwala at pagkakaloob sa iyo ng pamamahala ng sa parokya at sa simbahang ito. Minamahal kong Reverendo Padre Mario Jose Ladra, maging maibigin kang ama, isang mahinahong pastol at matalinong guro sa iyong sambayanan. Nang sa gayon, mailapit mo sila kay Kristo na siya ring magbibigay sa iyo ng lakas at paggabay. Magsitayo po ang lahat. Inaanyayahan naman po ang mga miyembro ng sangguniang pastoral, susundan po ng mga kinatawan ng ating sangguniang bayan para po bumati sa ating bagong kura paroko sa kanya pong luklukan doon sa itaas.
Gloria in excelsis Deo.
Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayo po'y magsiupo. Sa unang pagbasa, ibinibigay ng Panginoon ang mga tuntunin tungkol sa sino mang magkakaroon ng karuhang kaugnayan ng anumang sakit sa balat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat nino man ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang mga may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at lalging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Sa ikalawang pagbasa, itinatagubili ni Apostol San Pablo na huwag maging sani ng karumhan o pagkakasala ninuman, kundi ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo. Isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako, nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus, ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang napuok, at doon,
pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Tulad ng laging sinasabi, God makes everything new. Palagi't palagi, pinapanibago ng Panginoon ang lahat ng bagay. Hindi dahil gusto lang ng Lord ay palaging bago. Hindi lamang dahil gusto niya, may bagong panlasa na naman. Hindi ganon. Nais siyang magbago ang lahat at tuloy-tuloy na pagbabago dahil gusto niya umunlad ang kaniyang bayan. Because this Christian community is not a simple community of people. He wants this to be a community of God's people. Mga anak ng Diyos. At ito'y maging larawan dito sa daigdig ng kaniyang paghahari. Hindi ito magaganap pagka hindi magkakaroon ng pagbabago. Ang Panginoon, gaganapin niya ang pagbabago sa iba't ibang kapamaraanan. Sa bawat panahon, alam niya kung alin ang mainam na baguhin. Sa pagkakataong ito, ay nagkaroon ng pagbabago sa pamumuno ng atin pong parokya. Dahil sa ganitong kapamaraanan, makikita natin ang kamay ng Diyos at mababasa natin ang iniisip ng Diyos. Ang pagbabagong gusto niya, always progressive. Hindi gusto ng ating Panginoon pagbabago pero pasama. Ang pagbabago, lagi dapat papabuti. Ngunit paano magaganap ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng isang pamumuno? Ang itinatalaga ng Panginoon upang mamuno, mga kapatid, ay laging dapat umaayon sa kaniyang kalooban. At ang lahat ng namumuno sa kaniyang bayan ay bayan ito ng Diyos, dapat pamunuan ayon sa kalooban at kapamaraanan ng Diyos. Kaming mga pari, sinasabi palagi, we act not in accordance with our own will, but in accordance with the will of the Lord. Kaya ang isang pari, he acts in persona Christi, in the person of Christ. And at the same time, since an ordinary priest is not a bishop who doesn't have still the fullness of the priesthood, he also acts in persona episcopo, in the person of the bishop. Kaya nga, sa nombramiento o letter of appointment ng isang parish priest, ay nililinaw sa kaniya na ang kaniyang pagkakatalaga ay upang gampanan ang gawain ng obispo sa isang bahagi ng kaniyang diocesis upang katawanin ang obispo sa pamayanang ito. The parish priest is not a little bishop. The parish priest acts in the person of the bishop. And these are two different things. At paano ito mangyayari na magagampanan ng isang ordinaryong pari ang ipinagagawa ng Panginoon?
ang ninanais magampanan ng obispo. Mga kapatid, sa ating pangalawang pagbasa, napakaganda ng habilin ni San Pablo sa pamayanang Kristiyano ng Corinto. It was addressed to the Christian community of Corinth, not to a few people who are following St. Paul, but rather to the whole community of Corinth. At ito po ang kaniyang pangkalahatang habilin sa kanila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Tularan ninyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. St. Paul is asking the Christian community to be like him in following Jesus. In following Jesus. Hindi yung si St. Paul ang tutularan lamang. Ang kanyang kapamaraanan gagayahin. Ang kanyang ugali gagayahin. Hindi po ganoon ang sinasabi ni St. Paul. Tutularan siya inasmuch as he follow Jesus. Hanggat siya'y tumutulad sa ating Panginoon at sumusunod sa ating Panginoon, tularan siya ng lahat. At gayon din kaming mga pari. Tularan ninyo kami, sundan ninyo kami, hanggat kami tumutulad at sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Because we do not pretend to be Christ, we just act and live in the person of Christ. We do not pretend to be the bishop. We only act and live in accordance with the dictates of the bishop. At paano ito naganap ni St. Paul? At paano rin namin ito magaganap? In the first part of the second reading, there are three points that are very important to remember. Una, sinabi, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyong lahat sa ikararangal ng Diyos. Hindi tayo careerist. Yung iba parang careerista, naghahanap ng mga fans club. Gagawin ang lahat para sumikat, para makilala, para maging magkaroon ng maraming followers. Para sa gayon ay dumating ang panahon. Makapag-YouTube na siya. Kikita na siya. Yan ang uso ngayon, di ba? Mga kapatid, hindi ganon ang nais ni St. Paul. At hindi ganon ang nais ng ating Panginoon. Pagka ganon ang ginawa ng isang lingkod ng Panginoon, iniaangat na niya ang kanyang sarili, hinahangad na niya ang kanyang sariling karangalan, kung hindi na ang karangalan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito ang kanyang unang ginawa. Ano man ang inyong gagawin, gawin ninyong lahat sa ikararangal ng ating Panginoon. Ikalawa, sinabi ni St. Paul, ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko, hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami. Ito ang isang malinaw sa kanya. Totoong sa kanyang paglilingkod, gusto niya everybody happy. Gusto niya lahat maligaya. Pero hindi katulad ni Enrile. Na gusto niya everybody happy para maupo sa Senado. Hindi ganoon si St. Paul. Si St. Paul, gusto niya ang lahat ng paglilingkuran niya maging maligaya. Sapagkat
ang iniaangat niya kapakanan ng kaniyang pinaglilingkuran. Ngunit hindi lamang ang kapakanan ng kanyang pinaglilingkuran. Dito'y malino na malinaw ang isang napakahalagang bagay that is always enshrined in our Constitution. At ano po ito? Common good. Ang kabutihang pangkalahatan. At ito ang sinasabi niya, hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami. Pagka ang inintindi natin kapakanan ng iilan, maliligaw tayo. Si Jesus na parito para sa lahat, para iangat ang buhay ng lahat. Ngunit si St. Paul at ang lingkod ng Panginoon at not simple secular leaders. Hindi po sila simpleng lingkod ng bayan. Sila'y lingkod ng Panginoon. Kaya't ang kanilang ultimate intention in serving the common good, in serving the needs of others, ay ano? Ito ang kaniyang sinasabi, upang maligtas sila. Upang maligtas sila. In the church, tayo ngayon, merong social action. Dapat ito matagal na, pero ngayon lamang nabibigyan ng diin ang social action in these modern times. Eh, itong social action na ito, kung minsan, katulad din ng ginagawa ng iba. Parang nagkaroon ng pandemya, nagbigay ng ayuda ang gobyerno, nagbibigay din ng ayuda ang simbahan. Nagbibigay ng goods ang gobyerno, nagbibigay din ng goods ang simbahan. Panapanahon, nagkakaroon ng libreng gamutan. Panapanahon, nagkakaroon ng iba't ibang paglilingkod na ginagawa. Okay lang po ito. Attending to the temporal needs of people. Uplifting the livelihood of people through the different livelihood programs that we are endeavoring, like the cooperatives. Okay po ito. Kaya lang, what makes the services of the church and the servant of the Lord different? What makes it different? Ang kaniyang paglilingkod na ito, while uplifting the present temporal needs of people, ay inihahanda rin sila upang kamtin nila ang pangako ng ating Panginoon, isang buhay na ganap at kasiyasiya that can only be satisfied not in this world but with Jesus, with the Lord. Doon lamang magkakaroon ng satisfaction ang pangakong ito ng lahat. So everything we do, we do not only do it in the name of Jesus. We do not only do it for Jesus, but so that people may come closer to Jesus. Maging kaisa ng Panginoon. So much so, dito pa lamang sa daigdig na ito, maranasan na nila ang patikim ng langit. Dito pa man sa daigdig na ito. We can have the taste of heaven, pero it is always only a taste as we live here on earth. Pagdating ng takdang panahon, ang kaganapan nito is when we are face to face with the Lord. Mga kapatid, malawak ang ninanais ng ating simbahan.
Hindi ganun kasimple ang maging lingkod ng ating Panginoon. Nakagugulat nga kung minsan, pagka sinasabi, ako raw ay malilipat sa isang parokya. Mons, wala ka nang gagawin doon. Bakit kaya walang gagawin? Wala na raw major na gawain doon. Ang tinutukoy nila, yung building. Yung building. It was read a while ago in the letter of appointment of Father Mar Ladra. The first and foremost duty and task of the parish priest is what? Build the building which we call the church? Hindi, it was not even mentioned. It was not even mentioned. Was it to build a pastoral center for the community? No, it was never mentioned. Of prime importance in the task of the parish priest, as is stipulated in the nombramiento or the letter of appointment, is for the parish priest to build the people of God into a Christian community. Yun po ang pangunahin. All the rest are in the service of building this Christian community. But how can you build a Christian community? Madali po tayong maligaw, madali po tayong mahulog sa mga tukso. As we serve the people of God, as we answer to the needs of each and everyone, we also, as a human being, feel our own needs, ang ating mga sariling pangangailangan. At ano yung mga pangangailangan ito? Mostly temporal. We need to rest once in a while. We need to eat. Gusto rin nating mamasyal sa iba't ibang lugar para lumuwag-luwag ang ating isipan so that we can think better on what we should do in our own community. Di ho ba? These are needs, personal needs. Pero meron pang isa tayong pangangailangan. Our need to be with the Lord. Jesus himself felt the need to always be in communion with his Father. And that is why every once in a while, the Lord goes to the mountain, the Lord goes to a secret place. At anong ginagawa ng Panginoon? He communes with his Father. Nananalangin si Jesus. At ito ang mas importanteng pangangailangan ng isang lingkod. Ang palaging manalangin, lumuhod, sapagkat kung hindi siya luluhod, hindi niya maiuunat ang kanyang mga tuhod upang palakarin ang kanyang mga paa at gampanan ang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. It is only by starting kneeling can we walk and journey with the people we are to serve. Without prayer, without the Lord with us, we can do nothing. Kaya si Jesus, hindi man siya matulog, hindi siya magpapabaya. Kailangan niyang matulog, kailangan niyang kumain. He can sacrifice all these things, but he can never sacrifice communing with his Father in prayer. At kung ito ang makikita sa kanya ng tao, half of the work in building the Christian community is done. Nagawa mo na kung nakikita ng mga tao how the priest pray to the Lord. Kung makikita ng tao ang kabanalan ng isang tao, mga kapatid, nagawa na niya ang kalahati
ng ipinagagawa sa kanya ng obispo, ang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon, build the Christian community. At bakit? Because half of our work should be spent in guiding the people closer and closer to Christ. Yun ang Kristiyanong pamayanan. Hindi ito barkadahan. Hindi ito gito. Hindi ito isang organisasyon lang. A Christian community is a living organism. And at the center of that living organism is none other than the Spirit of Christ. So unless one is united with Christ, you cannot be part of this Christian community. You build the community by guiding the people closer to Christ and later on to one another. Organizing the people is always secondary in building the Christian community. Guiding the people closer to Christ is always of prime importance in this task of building the Christian community. Wala tayong magagawa kung wala siya. Hindi tayo barkadahan. Tayo'y buhay na katawan ni Kristo. Siya ang ulo. Kung ang bawat bahagi hindi nakakabit sa ulo, mamamatay ka. Mamamatay ka. Mga kapatid, hindi madali ang ipinagagawa ng ating Panginoon at ipinagagawa ni St. Paul. Tularan siya gaya ng pagtulad niya kay Kristo. It is not that easy. It's so easy to say, pero napakahirap gawin. Kaya kung titingnan natin the life of a priest, more so a parish priest, is first and foremost hindi pastoral. Hindi yung skills mo. Hindi yung talino mo. First and foremost, holiness. Kabanalan. Yun ang kailangan ng isang pari. Ngayon, sa panahong ito, people are hungering for the Word of God to be proclaimed and understood by them. Diba? Kaya't ngayon, nagpapahusayan sa homily. Ano? Ang different proclaimers of the Word of God. Okay lang po yun. Ano? To improve your eloquence, to improve your skills in speaking, to improve your teaching, to improve your knowledge about the Word of God. That is true. That is true. Kailangan yan. Importante yan. Kaya lang, napapabayaan yung the very foundation where we proclaim the Word. And in the church, we proclaim the Word in the context of the sacrament of the Eucharist. The sacrament of the Eucharist. And that in itself, the sacrament, is a proclamation. Kaya tanong sinasabi ng ating Santo Papa, the best homily is the way we celebrate the Eucharist. Celebrate the Eucharist well, and you will hear the greatest homily in your life. Yung iba nagmamadali. Pag nagmimisa, bakit? May kasunod pa eh. May kasunod pa eh. May kasunod pa eh. Apat ang misa ko ngayon. Lima misa ko. Kaya nagmamadali. Mga kapatid, the sacrament of the Eucharist is not the homily. Ang tao ngayon ang hinahanap mahusay na homily. Nakalimutan yung Eucharist. The homily will not bring you to heaven, but the Eucharist
will bring you to heaven. Nakalimutan natin tong essentials na ito ng ating buhay. Kaming mga pare, dapat magpaalala nito. Lalo tigit kaming mga parish priest. And that is why we parish priest has an obligation to the people of God that every Sunday we have to say Mass Proculo. Ano ibig sabihin ito? We do not say that Mass because of the stipend. Even without the stipend, you have to say at least once a week, one Mass for the people of God. Obligasyon po yun. Hindi po yun multiple choice. Pwede mong gawin, pwede mong hindi gawin, pwedeng paminsan-minsan gawin. Hindi ganong multiple choice to. Dapat mong gawin. Mga kapatid, marami ang naghahangad maging parish priest. Ano? Lalo na sa mga batang pare. Tagal-tagal na namin pare, hindi pa kami parish priest. Lucky you are. Lucky you are. Bakit? If you understand what it is to be a parish priest, sasabihin mo, pwede ba parochial vicar na lang ako? Bakit? You don't have that much responsibility as a parish priest. Ano? Kaya mo pang papogi points, di ba? Madali mo't papogi points eh. You can do things, ano? Serving yourself, not serving the people of God, and yet you are not being noticed. You are not being noticed. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, itinatalaga natin at itinalaga natin ang bagong pura paroko ng parokyang ito. The Lord knows the right time, ano, of change. Nilagay niya rito si Father Mar sapagkat ito ang takdang panahon na siya ang dapat manguna, panguluhan ang pamayanang ito. May mga pagbabagong gusto ang ating Panginoon. Always for the better. Always for the better. And ultimately, this journey of change will go for the best. Ipagdasal natin si Father Mar na sana maging karapat-dapat siyang lubusan sa ninanais na pagbabago ng ating Panginoon para sa pamayanang ito. Ako'y nakatitiyak magaganap niya ito kung lagi't lagi ang Panginoon ay suma sa kanya. Magagawa niyang tularan si San Pablo. Kumilos, mamuhay, maglingkod sa ngalan ni Jesus at sa ngalan ng obispo kung lagi nasa sa kanya ang Panginoon. In persona Christi, in persona Episcopo. Pagdasal natin siya. Hindi ganon kadali. Palagi kami hinihingan niyo to pray for you. Okay po yun. And rest assured, we always pray for you all. Rest assured, we always pray for you. Sana'y panalangin niyo rin kami, lalo tigit si Father Mar, para magampanan namin lubusan ang itinatalaga sa amin ng Panginoong gampanin. Maging tapat kaming lagi sa Kanya. Hindi tapat sa aming sarili, kundi sa Panginoon at sa bayan ng Diyos. Tayo po'y magsitayo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos. Sumilang sa Ama, bago pa nagkapanahon. Diyos buwat sa Diyos. Liwanag buwat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nakatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariam Birhen at naging tao, pinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibig. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umaksyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At inihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Matibay ko ring pinananaligan ang lahat ng napapaloob sa salita ng Diyos, nasusulat o pamana mang itinuturo ng simbahan. Maging ito ay pinahahayag sa maringal na pagpapasya at sa isang pangkaraniwan at pangmawalakang turo na dapat paniwalaan bilang pahayag ng Diyos. Matibay ko rin tinatanggap at pinanghahawakan ang bawat at ang lahat ng tahasan na ipinahahayag ng simbahan hinggil sa turo sa pananampalataya at pamumuhay moral. Dagdag dito, ipinapailalim ko ng buong kapakumbabaan ang aking kaloob at isip sa mga tinuturo ng Santo Papa o ipinahahayag ng kabuuan ng mga obispo sa pagganap nila sa tungkulin bilang tunay na tagapagturo, maging hindi man nila nais na ipahayag ang mga turong ito ng tahasan. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, halina't manalangin para sa simbahan at mga namumuno rito at para sa mga pangangailangan ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin, ang ating isasagot, Mahabaging Pastol, pakinggan mo kami. Mahabaging Pastol, pakinggan mo kami. Para kay Francisco, ang aming Papa, kay Dennis, ang aming obispo, at sa lahat ng mga obispo ng simbahan, upang tayo ay maakay nila sa lalong tapat na pamumuhay ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Pastol, pakinggan mo kami. Para kay Reverendo Padre Mario Jose C. Ladra, ang ating bagong kura paroko, upang kakitaan natin siya ng tunay na pagmamahal at pagmamalasakit, manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Pastol, pakinggan mo kami. Para sa mga naguukol ng kanilang panahon at kakayanan sa parokyang ito, upang ang kanilang paglilingkod sa simbahan ay makatulong sa pagpapalaganap ng aral ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Pastol, pakinggan mo kami. Para sa kapayapaan at katarungan sa daigdig at para sa pagbabago ng mga may pusong bulag sa pangangailangan ng kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Pastol, pakinggan mo kami. Para sa mga dukha sa ating sambayanan at sa buong daigdig, upang tumugon tayo sa kanilang pangangailangan at magbahagi mula sa ating kasaganaan, manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Pastol, kahabagan mo kami. Para sa ating lahat,
upang tayong bumubuo ng parokya ni San Martin ng Tours ay sama-samang kumilos para ipahayag ang mabuting balita ng pag-ibig ni Hesukristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Pastol, pakinggan mo kami. Tahimik po tayo magdasal para sa ating mga personal na pangangailangan. Pagdasal po ninyo ako bilang inyong pari at kami mga pari din. Ama naming mapagmahal, si Hesukristong iyong anak, nababanaag sa daigdig ang iyong kaluwalhatian. Patnubayan mo ang gawain ng iyong simbahan. Tulungan mo siyang ipahayag ang iyong pangalan. Magtiyaga sa pananampalataya at ihatid sa lahat saanman ang iyong pagliligtas. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Oh.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa lahat upang alalahanin namin at pagsaluhan ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin, ang dugo niya'y dumanak upang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tayo po'y magsiluhod. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigay mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo naming pabanalin mo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulos siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Tayo po'y magsitayo. Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginuganita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong sambayanan. Masdan mo ang iyong anak na nag-aalay ng kanyang buhay upang kami ay ikapakikipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming nagsasalo-salo. Sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose, ang kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo na si San Martin ng Tours, na namuhay dito sa daigdig at inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahan naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo, Dennis, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan, ninggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming dumao at ang lahat ng lumisan na nasa mundong ito na nagtataklay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningningan walang maliw, sapatkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoon Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kalok mo sa aming kabutikan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isang sambayanan ng Diyos na nagkakaisa sa diwa ng pagmamahalan, paglilingkod at panalangin, lumapit tayo ngayon sa ating Ama sa Langit at ating awitin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Jesus, our Savior,
hinihiling namin, Panginoon, kami iadya sa lahat ng masama. Panginoon, paggalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghaya mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging suma inyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, ang dakilang manggagamot, mapapalad tayong lahat na inayayahan sa banal na piging ng ating Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo-salo mo sa banal na pakinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Tayo po'y magsiluhod. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong paghihilom, mapaghilom na kamay. Mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan, itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paggalaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga nagsisikap na malawakan sa mga bakuna ng pandemya sa aming bayan. Panginoon, patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo silang ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan at pagdamay at malasakit namin sa isa't isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Hesus Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan o malawalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen na nagpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Saint Martin of Tours, ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat at saksihan natin ngayon ang pagpirma ng bagong kura paroko sa katibayan ng paghiram ng naglalaman ng pagpapahayag ng pananampalataya.
Monsignor Albert Satenko, Father Prince, Father Alberto, Father Bipin, ang ating dalawang diakono, Mayor Jose Santiago, Vice Mayor Alvin Taco, Councilor Jerome Reyes, Congressman John John Mendoza, Attorney Sherwin Tugna, Ambassador Shirley Vicario, Ambassador of the Philippines to Nigeria, and her husband, Bong Vicario, Sister Ana Marie Cunanan Cheng, Sister Lita Mendoza, Co-Chair, Paris Pastoral Council ng San Isidro Labrador, Pulilan, Bulacan, all SPPC presidents, samahan ng mga parokyano sa San Isidro Labrador na ngayon ay naririto, co-chair ng Pastoral Council ng parokyang ito, Dr. Irma Cruz, Brother Sir Nan Lucio, ang lahat ng mga kasama sa Paris Pastoral Council, ang lahat ng mga kasapi ng sub-pastoral councils at samahan ng St. Martin of Tours, Mr. Vic Villarama, Consuelo Chito Madrigal Foundation Representative, Mr. Chito Soniga, Representative of the San Lorenzo Ruiz Charity, and last but not the least, my siblings, sa aking mga kababayan na mula sa Calauan, Laguna, mga kaibigan at mga kababayan natin sa Bukawi, Bulacan, magandang umaga po sa inyong lahat. Walang sumagot. Good morning, everybody. Good morning. Happy Valentine's. Happy Valentine's. For you, I am your priest. But with you, I am your friend, your brother, and your father. Bilang kaibigan, ako ay ang inyong balikat na maaari ninyong iyakan. I am a shoulder to cry on. Bilang kapatid, ako ay maaari ninyong pagkatiwalaan. You can trust me as your brother. Bilang ama, ako ay maaari ninyong takbuhan at lapitan. You can depend on me. Madali naman po akong lapitan at madali rin po akong hanapin. Three things that I would like to say and convey in this message. Number one, make Jesus alive sa pamamagitan ng ating pagtutulungan. Sa gitna ng pandemyang ito at maraming pagsubok na hinaharap natin ngayon, magtulungan tayo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Be positive. Be optimistic. Patuloy nating suportahan ang mga programa ng simbahan na ang layunin ay tumulong sa pagpapasigla at pagpapalalim ng ating pananampalataya sa Diyos. Mayor Santiago, you can always depend on us as the church of this community. Kami po ay makikipagtulungan sa inyo para po sa kapakanan ng lahat ng mga naninirahan sa bayang ito ng Bukawi, Bulacan. Number two, renew your commitment to make the church alive within you and within others. Our faith is what brings us together under this roof. It is a faith we share, a faith that is not private but communal. Ipakita natin na tayo isang Kristiyanong sambayanan na naglilingkod, nagdarasal, at nagmamahalan. Sa gayon,
tayo ay magiging mabuting saksi ng salita ng Diyos. Pangatlo, lagi nating alalahanin na tayong lahat ay mga katiwala lamang ng Diyos sa lahat ng mga mabubuting bagay na kaloob niya sa atin. Ako'y isang katiwala lamang ng Diyos, ipinagkatiwala sa akin ang gampanitong kuling ito. I rin ay mga katiwala ng Diyos. Care for it. Mahalin natin. Pagyamanin. Ibahagi sa iba ang biyayang ito. Ito ang ating misyon, lalo tigit sa pamayanang ito. Marami pong salamat, Monsignor Albert Swatenko, sapagkat sa inyong pagsisikap at talino kasama ang Parish Pastoral Council, Sub-Pastoral Councils, Hermanidad at ang buong bayan o buong parokya ni St. Martin of Tours, itinaguyod po ninyo hindi lamang ang simbahang bato, kundi ang simbahang tao. Palakpakan po natin si Monsignor Albert. Dahilan po dito, mga minamahal kong kapatid, bukas ang kumbento para sa lahat. Matanda at bata, mahirap at mga nakaririwasa. Tuloy po kayo, inyo po ito, border lamang po ako dito. At gaya na mga sinimulang magagandang programa ni Monsignor Albert Swatenko, itutuloy po namin ito kasama ko si Father Prince, ang Parish Pastoral Council, ang mga sub-parish councils at mga commissioners, lalo't higit ang pagtulong sa mga kabataan sa kanilang pag-aaral at pagtulong sa mga dukha at nahihirapan at sa mga may sakit. Hindi po bagat ito ang tema ng 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas? Hindi po bagat ito'y ginagawa na natin pagsasabuhay nung temang may pinamagatang Gifted to Give? Kaya pakiusap ko sa ating pastoral council, sub-pastoral councils, commissioners, wala pong iwanan. Sapagkat si Kristo ang ating pinaglilingkuran at kagaya ng narinig natin sa 2 pagbasa, lahat ng ating ginagawa ay ginagawa natin para sa banal na parangal natin sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Can now everybody say, "Yes, Lord"? Parang mahina. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nag-yes kayo ha? PPC ha? Sa mga mahihirap na kapatid natin na talaga pong niloob ko na sila'y imbitahan ngayong pong umagang ito, meron pong 104 na pong mahihirap na kinatawan ang bayan, naririto po ako. Paglapit po ninyo sa akin, hindi po kayo aalis na walang laman ang inyong tiyan. At kung kinakailangan na ang inyong bulsa at puso ay magkalaman, naririto rin po ako para magbigay ng aking pagmamahal. Makakaasa po kayo sa amin, mga manamahal naming kapatid na nasa laylaya ng lipunan. Kaagapay po natin sa parokyang ito ang Consuelo Chito Madrigal Foundation at ang San Lorenzo Ruiz Charity. Naintindihan ko po ang pakiramdam ng isang taong mahirap at mga taong walang-wala sa buhay, sapagkat ako man po ay galing din
sa isang simple at mahirap na pamilya din. Sa lahat ng aming parish co-workers, sa mga staff, sama-sama tayong maglingkod ng may pag-ibig sa puso, kababaang loob at galak upang sa gayon makita natin ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Serve with love, with humility, joy in your heart. Serve straight from the heart. Sa huli, hinihiling ko po sa inyong lahat na ako ay inyong ipagdasal. Sapagkat ako man bilang tao ay isang hamak na makasalanan. Ngunit, tinawag ng Diyos upang siya ay paglingkuran. Ako po ay nagkakamali, napapagod, nagkakasakit, at nagagalit paminsan-minsan. Bilang inyong pare, makakaasa po kayo sa aming panalangin ni Father Prince. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat sa mahal na Birheng Maria. Maraming salamat kay Saint Martin of Tours. Maraming salamat kay San Isidro Labrador. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po iisa-isahin ang inyong mga pangalan sapagkat alam ng Diyos kung sino-sino ang mga narito ngayon. Pagpalain po kayo ng Diyos, purihin ang Panginoon. May I request everybody to please bow your head, close your eyes, and I would like to say a prayer for everyone here. Lord, ang paglilingkod ay isang tunay na biyaya na sa iyo nagmumula. Panginoon, naway kami makapaglingkod sa iyo ng buong pagmamahal, kababaang loob at kagalakan. Pagpalain mo kaming lahat ng mga naririto sa panahong ito ng pandemya. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib, sakit at karamdaman. Yakapin mo ang bawat isa sa amin, yakap na nagsasabing, huwag kang matakot. Yakap na nagsasabing, mahal kita. Yakap na nagsasabing, matatapos din ang pandemyang ito. Lord, nawa lahat ng mga naririto na nagbahagi ng kanilang panahon, talino at yaman ay pagpalain mo ng higit pa sa kanilang ibinigay. Bless this parish. Bless all of us. Bless our workers in this vineyard of the Lord and give us your anointing. In Jesus' name, everybody say amen. Amen. God bless you. Manatili po tayo nakaupo para sa ilang pabatid. Pinababatid lamang po sa lahat ang mga maaari po magkaroon ng photo opportunity kasama po ang ating minamahal na kura paroko. Narito po ang ating hanay ng pagkakasunod-sunod. Una po ay ang picture taking kasama ang kura paroko at ang mga kapariang nakiisa sa banal na pagdiriwang ngayong umaga. Susunod po ay Father Mar with the Ambassador and Companions. Father Mar with Mayor JJS Santiago and Bukawi LGU. Father Mar with Hermandad ng Mahal na Poong Cruz sa Wawa. Father Mar with ABS-CBN Healing Eucharist. Father Mar with guests from Laguna.
guests from San Jose del Monte, and guests from Pulilan. Maraming salamat po. Tayo po'y magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyukunin niyo ang inyong ulo habang iginagawad ang maringal na pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. With my brother priest here, we give you the blessing of the Lord at pagpalaan kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.